Why stop there? Amen. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 12. At syempre, hashtag, tuloy-tuloy lang sa Panginoon. Amen po. So mahalaga po yun na tuloy-tuloy lang po tayo pagdating sa Panginoon, because we know na habang nabubuhay po tayo sa mundong to, maraming hindrances na nagaganap po sa buhay po natin. May mga time na kung saan nahihirapan po tayo lumapit sa Panginoon. Amen po. Amen. Yan, di ba po? May mga time na napipiginag tayo. May mga time na may mga bigla-bigla ang dumarating, nahaharangan tayo. Maraming hindrances po pagdating po sa paglapit natin sa Panginoon. At yun po yung sign, kapatid, na gusto kasi ng Panginoon na magkaroon ng breakthrough at gusto naman ng kaaway ibagsak ka. Amen. Amen. So, please, pagka may hindrances po o may hindrances po na pumipigil po sa atin sa paglapit sa Diyos. Halimbawa, pupunta ka nilang sa church, biglang magkakaroon pa ng aberya. Pupunta ka nilang sa church, mapapalatan pa yung sinasakyan mong tricycle o sasakyan. Pupunta ka nilang sa church, biglang marunumihan pa yung damit mo o umuwi ka pa, di ba? Magnandun pa na sa mismong gateway ng church, pero pagdating bago ko umakyat doon, magkakaroon pa ng aberya. Ganun po yung kapatid. Kasi alam niyo po kung bakit buhay po ang kaaway. Amen. Gusto tayong pigilan ng kaaway. Pero ang pag-aaralan po natin dito, kung paano po tayo hindi pa mapigil sa kaaway. Kaya nga po mga kapatid, we must not stop pagdating po sa ating Panginoon po. Amen. Sabi po dito sa pag-aaralan po natin, have you encountered Jesus? Amen po. Sino po dito mga naka-encounter kay Jesus? Parang yung iba, nagdadalawang isip pa kung na-encounter na nila si Jesus. Lahat po tayo na-encounter na natin si Jesus. Amen po. Kaya ka nandito sa gabing ito because Jesus has called you in this place. Amen. Hindi na si brother nagtawag sa isang girl. Hindi na si sister. Hindi na si kapitbahay. Hindi na si kumaris kung paano nagtawag sa isang lugar na ito. Ang Panginoong Jesus ang nagtawag sa iyo sa lugar na ito. Amen po. Bakit po ba tayo tinatawag ng Panginoon? Dahil marahil may nakikita ang Diyos na kailangan niyang baguhin sa bawat buhay po natin. Amen po. Amen. Diba? Baka nakikita ng Diyos na, anak, sobra ka na sa ganito. Anak, medyo nagiging masungit ka na. Diba? Anak, medyo nagiging ganito ka na. Nakakalimutan mo na ako. Anak, medyo yung oras ko lumiliit na pagdating sa akin. Anak, parang yung priority mo, iba na. Anak, parang yung priority mo, hindi na ako. Parang si trabaho na. Parang si business na. Nak, parang nagiging negosyante ka na, hindi ka na anak ng Diyos, di ba? Yung po yung gustong baguhin sa atin ng Panginoon, amen po. Kasi nakikita ng Lord yung mga instances na pwede makapagpalayo sa atin sa Kanya. Kaya na gusto ng Panginoon sa gabi nito, makita po natin yung mga bagay niya. Kasi lahat po tayo nandito, naniniwala po ako, lahat po tayo may sakit pagdating sa Espiritu. Amen po. Sino po naniniwala dito may sakit sa Espiritu? Amen. Yan, lahat po tayo, kahit ako po, two hands up, dalawang kamay tataas ko. Kung matataas ko na, wala, hindi kasi pwede. Kung matataas ko, ako mismo, parang dito pa lang, binag-aaralan ko pa lang itong topic na ito, para nakikita ko na kung gano'ng kalubhana yung karamdaman ko pagdating sa Panginoon. Pero nang iniwala ko sa gabing ito, ang ating dakilang manggagamot, ang ating great decision ay gagamutin tayo sa gabing ito. Amen. Lahat ng spiritual disease, pagagalingin ng ating Panginoon. Lahat ng mga karamdaman sa Espiritu, palalayain ng Panginoon. Amen. In the name of Jesus na ang Lord, kumilos sa bawat isa po sa atin. Isa po ang tanong, have you become part of a church? Yan, sino po dito naging parte na ng ating templo ng ating Panginoon? Yan, lahat po tayo, parte po ng templo. Kaya pag nandito, kapatid, it is a sign that you are part of a church. Amen po. Amen. Ano po? Have you heard about the gospel? Napakinggan na po ba natin ang mensahe po ng ating Panginoon? Amen. Amen po. Have you tried praying? Ayan, sino dito ang nagpe-pray? Taas ka man. Gabi-gabi. Araw-araw. Sino gumigising na madaling araw para mag-pray? Kunti na. Ano pa lang ito mga kapatid? Spiritual check-up pa lang ito, di ba? Bago, di ba sa doktor, pag pumunta ka, di ba, tatanungin ka, ano nararamdaman mo, saan masakit? Ganyan din po dito. Sabi ko mga kapatid, nung pinag-aaral ko ito, sabi ko, Lord, mamatay na ata ako. Ang dami ko na palang sakit sa spirit na hindi ko nalalaman. Pero naniniwala ko ang Diyos na ito, gagamutin po tayo sa gabi nito. Ano pa po? Have you tried reading the Bible? Sino po nga pagbasa na ng Biblia? Salita ng ating Panginoon. Amen. Yan, kung hindi ka pa nakapagbasa ng Biblia, naku po kapatid, basahin mo na ngayon pa lang. So di ba po, itong mga
natin dito, lahat po yan nagawa na po natin. Amen. Amen. Lahat po yan na-try na po natin. Amen po. Amen. Diba? Easy enough, right? Madali lang po sa atin po itong mga bagay nito. Pero, what if, pag dito naman po tayo tinanong, have you proclaimed the gospel? Sino po dito na nagawa mo, ipangaral ang salita ng Diyos? Malahihilan na lang, bilang na lang po. Sabi po ito, have you become part of the church? Naka-involve ka na ba sa gawain ng Diyos? Amen po. Sino po yung mga naka-involve ka sa gawain ng Diyos? Malahihilan na lang sila. Oh, Lord. Sabi po ito, have you tried giving all of your time to God? Lahat ng oras mo, nasubukan mo na bang ibigay sa Panginoon? Ay, wala na nag-class. Hallelujah. Ano pa po sunod? Have you tried evangelizing? Eh, sino po dito mga nag-evangelize? Naku po, Lord. Next. Have you tried sacrificing your convenience for the glory of God? Na-try nyo na po ba na isakripisyo yung mga bagay na konbinyente sa buhay nyo para sa Panginoon? Raise your hands. Wala na. So ano po ba ang ibig sabihin? Ba't ko pinapakita po itong mga bagay? Is it to condemn us? Hindi po. Pinapakita ko po itong mga bagay ito because God wants to aware the status of our spirit. Amen po. Amen. Gusto makita sa inyong Panginoon, kapatid ko, na yung estado ng spirito po natin. Kaya po hindi po natin malalaman itong mga bagay ito, hindi natin malalaman kung ano yung status ng spirito po natin pagdating sa Panginoon. Kasi kung marami pong tao, or sabihin po natin, marami pong tao, maraming Kristiyano, na sa panahon po in the last days, nadadayain po ng kaaway. Paano po tayo dadayain? He will convince us na okay pa yung spirito natin. Satan will convince us na okay pa yung paglapit mo sa Panginoon kahit na hindi. Kahit na kulang na. Kahit na tumigil ka na pala sa ganung bagay, hindi ka na pala nag-continue, stagnant ka na pala, complacent ka na pala, hindi mo alam. Pero alam niyo po ang Panginoon, kaya mo narinig itong mga bagay na ito. Kung nasasaktan ka sa gabi ito at nalalaman mo mga bagay ito, alam niyo po, pinagpapala ka ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na i-aware ka sa bagay para mabago natin yung mga bagay sa buhay na nagpapabigat ng ating mga espiritu. Amen po. Amen. At naniniwala naman po ako na lahat naman po tayo gusto makalaya sa mga bagay ito. Amen po. Amen. Sino po dito gusto makakuha, makamta ng kalayaan ng ating Panginoon? Amen. Amen. Lahat po tayo. We are called to be free pagdating po sa ating Panginoong Jesus. Kaya huwag po tayo papabiyag sa kaaway. Sabi po dito, as Christians, we all have our personal encounter with God. Lahat po tayo. Naniniwala po ako sa gabing ito dito sa Jesus Christ, our present help church. Lahat po tayo na encounter na po natin ang Panginoon. Amen po. Amen. Bawat isa po sa atin, nagkaroon ka na encounter sa Lord. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko kilala si Jesus. Na wala akong mananampalataya kay Jesus, hindi mo pwedeng sabihin yung kapatid na naniniwala ko kaya ka nandito sa gabi nito, nakaupo ka sa upuan na yan dahil ang Diyos na ito kinatagpo ka. Amen. Amen. Wala naman po siguro Christ, wala naman po siguro ordinaryong tao o mga o sabihin po natin mga bagay, mga tao na hindi malapit sa Panginoon, nagpupunta sa lugar na ito ng out of nowhere lamang po kapatid. Kaya ka nandito because you know that Jesus is the necessity of our life. Na alam mo na kailangan mo si Jesus sa buhay mo, kaya ka nandito sa gabing ito. At ano po ba sabi dito, di ba po, we know Him, we know His great works, we know that He is powerful. Alam na po natin yung mga bagay niya, kilala na rin si Jesus, alam natin yung mga dakilang gawa niya, that He died, He was crucified, that He was raised from the dead. At alam din po natin na omnipotent ang ating Panginoon na makapangyarihan ng Diyos at walang bagay na imposible sa Panginoon. Amen po. Amen. Kaya po sabi dito, we know that His gospel and the way it ended on the cross. Alam po natin yung story po ng ating Panginoon sa Kristo. Kung paano binibit niya lahat ng kasalanan po natin sa krus ng Kalbaryo para po magkaroon po tayo ng kapatawaran. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi po dito, but sometimes it stops right there. Doon lang po tayo tumitigil. Na pagka ang alam lang po natin sa gospel na si Jesus na ating tagapagligtas, dumating dito sa mundong to, sa katawang tao, para po iligtas po tayo, nagpapako siya sa krus, na matay at muling binuhay para po sa ating mga kasalanan. And then cut. Doon lang po natatapos yung gospel ng ating Panginoong Jesus sa buhay po natin. But what about what comes after ng mga bagay na yung kapatid? Sabi po dito, what comes after the cross matters. Yung sumunod doon sa
of Golgotha, yung sumunod po doon sa pag-angat po ng ating Panginoong Jesus sa Mount of Olives. Alam niyo po ba mga kapatid, mas mahalaga po yung mga bagay na yun. Bakit po? Kasi dito po natin matutunghayan kung paano po naglingkod yung mga kalagad niya kapatid. Kaya po, di ba po sa atin, most of the time, most people, clueless sila pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Ay, kailangan pa ba yan? Kailangan bang ganito? Kailangan bang maglingkod? Kailangan ba buong oras mo yung bibigay ko? Hindi ba pwedeng kalahati lang? Hindi ba pwede one point lang? Hindi ba pwede ano lang yung makikinig lang ako sa online, sa mga video ng church? Hindi ba pwedeng sa online sermon na lang ako makinig? Sabi po dito, the gospel does not end on the cross. Hindi po nagtatapos dito kapatid, dahil ito po yung symbol na kamatayan at the same time kaligtasan po natin, pero hindi po dito nagtatapos yung mga kapatid. Amen. Kaya nga po, tatanungin ko po kayo, is it enough to just attend services? Yan, tanong ko po kayo, sapat na po bang umattend po tayo ng gawain ng Diyos? Hindi po. Sino po dito nagsasabing sapat na yung pag-attend niya ng church? Raise your hands. Siyempre di tayo magkataas. Diba? Yun ang paniniwala natin, commonly, sa maraming tao. Bakit ba kailangan may iba pang araw? Ba't Wednesday kailangan pa? Every Sunday lang, pwede na. Yun naman sabi sa Biblia. Diba? Bakit kailangan pa magbigay ng oras? Bakit kailangan may additional time pa? Bakit hindi na lang yung exactong Sunday ang ng 3 hours ibigay ko sa Panginoon? Bakit kailangan sa loob ng isang linggo maraming araw ako ibigay? Eh, sabi ng Bible, isang araw lang, 3 hours, minsan 2 hours pa. Yun lang kailangan magbigay sa Lord. Kaya po kapatid, kung isipin po natin, common sense lang po, sino po dito yung may mga asawa na po? Eh, lahat po tayo may asawa na po, amen. Ay, iba mo pala. Kala po lahat. So, iba po sa atin dito may mga asawa na po. Ngayon po sa may mga asawa, babayad ba kayo na 3 oras lang ibibigay sa inyo ng taong mahal nyo? Amen. Babayad po. Sino dito sa sabi babayad siya? Hindi, di ba? Hindi tayo babayad. Hindi pwedeng 3 hours na kung kailangan 24/7 kasama natin yung taong mahal natin. Ba't parang yung mga kinasalan ng matagal na panahon, parang hindi agree? Long-lasting, amen. Ayaw natin yung panandalian lang, ayaw natin yung temporary lang, di ba? Kuminsan ka, di ba? Parang gigil na sa'yo. Saan ka galing? Anong oras na? 3 oras ka na. Naligo ka lang na 1 minuto, 3 oras ka na sa CR. Di ba? Yung may mga ganun, inahanap-hanap mo siya. Bakit? Kasi nga, mahal mo yung taong yun, amen po. Kaya nga, when you seek this person, it is because you love that person, amen. At the same time, kaya mo hinahanap ang Panginoon, minuto, oras, dahil mahal mo siya, amen. Amen. Hindi mo hinahanap ang Panginoon, minuto, oras sa buhay mo. I can say, kapatid, that we do not love God. Diretsahan ko kung sasabihin ito, kapatid, kasi ang pag-ibig sa Panginoon, naglalaan po ng oras po yan. Amen. Kaya nga po, di ba po, sabi po dito, is it enough to say that all it matters that He is in our heart? Amen. Yan, kasi na po yun sa maraming Christianity. Ang mahalaga, nasa puso ko ang Diyos. Ang mahalaga, kahit saan ako magpunta, nasa puso ko ang Diyos. Kahit hindi ako magsimba, alam ng Diyos ang puso ko, mahal ko siya. Diba? Kahit hindi ako nagbabasa ng Bible, yung Bible nasa puso ko. Kahit hindi ako nagpa-pray, yung pinakausap ang Lord, mahal ko siya. Kahit hindi kami nakikita ng Lord, mahal na mahal ko pa rin siya. Isipin natin kapatid, parang sabihin mo natin, sapat na ba yung ganung bagay? Sino po rin sabi sapat na yung ganung bagay? Di ba hindi po? Kulang po mga kapatid, kasi ang Panginoon po, minuto hinahanap po tayo. Kaya nga po, di ba, anong po sinasabi ng salita ng Diyos pagdating nga po sa panalangin? We must pray without ceasing, sabi po ng Biblia. Kasi ayaw ng Lord na 1 minuto man lang, hindi mo siya makausap mo. Sabihin po natin, segundo lamang ng buhay mo, hindi mo siya mabangkit sa buhay mo, mga kapatid. Kaya alam niyo po ba, sabi nga po sa isang pag-aaral, yung hininga po natin, yung initial po ng ating Panginoon na YWH, yung Yahweh, yung initial po niya na, ang ibig sabihin po pala nun yung paghinga po natin, yung Yahweh, yung exhale po natin. Kaya every breath of our life, tumatawag po din sa Panginoon. Every breath na nilalabas po natin, bawat hininga
po natin ang hinaharap ngayon ng ating Panginoon. Kaya sa segundo na tumigil ka sa paghahanap sa Panginoon, sa segundo na nireject mo ang Lord, sa segundo na kinompromise mo yung sarili mo sa mga bagay na tinulong sa Panginoon, baka hindi na yun ang paghinom. Baka, baka mamaya yun ang paghinom mo pagdating ng araw. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid, pagka ganun na yung paghinom mo, mag-ingat ka na kapatid. Mag-repent ka na sa Panginoon. Hallelujah. So, ganun po kasi pinapakita ng Panginoon. Balik po tayo sa topic po natin. Kasi pinapakita po dito ng Panginoon na mga sumusunod po na pangyayari sa krus ng Kalbari. Mahalaga po yan. Kaya po, sinabi po sa binasa po natin kanina, sabi po dito, yung lagay po ng paglilingkod nila Pablo. Sabi po dito sa kanyang salita. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 12, sabi po dito, basahin po natin ulit kung may mga Biblia po tayo. Kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Amen. Imagine that. Kabi-kabila yung paghihirap inakaharap po nila Pablo. Inuusik sila. Binabato sila. Gusto silang patayin. Gusto silang habulin ng mga tao. Gusto na silang ikulong. Gusto silang pahirapan. Pero ano po ang katuwiran po nila dito? Hindi sila tumitigil sa paglalapit sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, bakit tayo po? Makaranas na po tayo ng konting hirap sa buhay po natin. Bakit po tayo humihinto? Why do we stop? Amen. Bakit po tayo humihinto? Pag nakaramdam lang tayo ng kaunting bagay na parang hindi natin nagustuhan, bakit tumitigil lang po tayo kapatid? Nakaramdam ka ng konting kabigatan sa katawan mo, bakit tumitigil ka na kapatid? Lamin po sila Pablo, pwede mo na-imagine ko. Hindi nila sasabihin na, ay, okay na to. Napahayag ko naman na yung salita ng Diyos, okay na to, stop na ako dito. Bakit kailangan ibubis ko pa yung buhay ko? Bakit kailangan magpakulong pa ako? Eh, nakarating naman na sa ibang salita, ng sa ibang bansa yung salita ng Diyos. Okay na to, ginawa ko, stop na ako dito. Hindi ko na kailangan ibubis yung buhay ko, hindi po sinabi nila Pablo yan. Sabi po nila dito sa verse 8, kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Yung hope po nila kasi nasa ating Panginoon. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Yung hope po ng ating Panginoon, yung po yung pinanghawakan nila, na their labor in God is not in vain. Hindi masasayang yung paghihirap nila, yung paglapit nila sa Panginoon. Kaya nga po tayo mga kapatid, dapat manampalataya po tayo na hindi masasayang yung paglapit at paggawa po natin sa Panginoon. Kasi nga po, kaya po tayo umihinto sa paglapit sa ating Panginoon dahil akala namin walang patutunguhan yung paglilingkod natin. Dahil akala natin na walang kahihinatnan yung paglilingkod natin. But I want you to know, kapatid, sabi ng Panginoon, di ba? Ano ba yung last time na pinag-aralan po natin, di ba? Sabi ng Panginoon, sa preacher po ng ating pastor, di ba? Yung sabi niya na, He have a plan for us na in everything, God works together for our own good. Amen po. Amen. Na meron na kandang plano, maganda ang Panginoon sa buhay mo. Na lahat ng bagay na gagawin ng Panginoon ay maganda dun sa mga tao nagmamahal po sa Kanya. Amen. At ang mga po, kung nalang naman po tayo, mahal po natin ang Panginoon. Kung minsan lang nagadaya po tayo. Kaya nga po ang tanong dito, what should we do upon encountering God? Ano po ba ang kailangan natin gawin once na na-encounter na po natin ang ating Panginoon? Ano po ba ang kailangan natin gawin once na ramdaman natin yung presence po ng ating Panginoon? Number one, allow God to work within your life. Paitulutan mo yung Panginoon na kumilos sa buhay mo at huwag mo siyang pipigilan. Paitulutan mo na galawin ng Diyos ang buhay mo at huwag mo siyang pipilitan. Amen. Huwag mo siyang pipigilan. Amen po. Amen. We tend to stop God when we choose the area He must work. Kung minsan pinipigilan natin ng Diyos, Lord, huwag tong area na to. Ito lang, Lord, itong kilusan mo. Lord, kilusan mo yung financial ko. Amen. Ito, Lord, ito kilusan mo itong finances ko. Lord, kilusan mo itong business ko. Lord, kilusan mo itong trabaho ko. Lord, pagpalain mo ang buhay ko. Lord, pakilaman mo ito. Lord, pakilaman mo yun. Pero once in your life, tinanong mo ba ang Panginoon? Lord, ano ba gusto mong pakilaman sa buhay ko? Amen. Amen. Hallelujah. Pagka words of truth po talaga, talagang tahimik po dito sa church. Ano po? Kasi nga po, this is the words of truth at ang katotohanan po ang magpapalaya po sa atin. Amen. Embrace the truth, kapatid. Amen. Sabi mo sa katabi mo, embrace the truth. Embrace the truth. Kahit masakit, embrace the truth. Kahit masakit, embrace the truth. Kapatid,
katotohanan din ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. And I want you to know everyone of us here are in bondage of spiritual sickness. At gusto ng Lord na pagaling nga sa gabi nito, kapatid. Amen po. Amen. Sabi po dito, we tend to stop when we refuse spiritual correction. Amen po. Yan, pagka nire-refuse natin yung spiritual correction o yung pagtuturo ng Panginoon sa buhay po natin, doon po natin na pinipigilan o pinipigilan po ang Panginoon na kuminos sa buhay po natin. This is the time when we disallow God to work within our life. Pagka yung spiritual correction ng ating Panginoon, pinipigilan mo sa buhay mo na, Lord, huwag mong papakilaman itong parte ng buhay ko, Lord. Lord, huwag mong papakilaman itong ganito. Lord, huwag mong papakilaman yung finances ko. Lord, huwag mong papakilaman yung pamilya ko. Lord, huwag mong papakilaman yung trabaho ko, yung pag-aaral ko. Lord, huwag mong pakilaman ang mga bagay nito, Panginoon. Ako na bahala dito, Lord, di mo sila kailangan pilitin. Kuminsan sa ganung dahilan po kung bakit kuminsan po napipigilan pala natin ng Panginoon para kilusan po ang buhay po natin. Amen po. Amen. Kaya nga po, yung spiritual correction ng Panginoon, doon po tayo magkakaroon ng breakthrough. Amen. Amen. Sabi nga ba ng breakthrough? Breakthrough! Para magkaroon ka ng breakthrough sa buhay mo, kailangan mo tanggapin yung kung anong gustong kilusan ng Lord sa buhay mo. Hindi po tayo ang mamimili, mga kapatid. Kasi tayo po, wala po tayong alam sa isang buhay na isang tao. Amen po. Amen. Sino po ba dito nagsasabi na may kakayanan siyang kilusan o galawan ang buhay na isang tao? Sino po nagsasabi dito? Wala po, di ba? We are incapable of controlling the life of a person. Kung meron nga po tayong kapangyarihan na kontrolin ng tao, siguro po wala nang mahirap sa mundo. Kung meron tayong kakayanan na baguhin yung buhay natin, siguro wala nang mahirap sa mundo. Kung may kakayanan tayo na talikod, kung may kakayanan tayo na sabihin po natin na gawing successful yung buhay po natin, siguro wala nang tao naghihirap sa mundo. Pero hindi nga po yung kapatid eh. Kahit anong lakas na ibuhos mo, kahit anong sipag na ibuhos mo, kahit anong talino ibuhos natin, di ba po, wala nangyayari. Wala tayong assurance na 100% magiging matagumpay tayo sa hinaharap. Amen po. Amen. Wala tayong assurance kahit gaano ka katalino ngayon. We don't know kung ano pwede mangyari sa kanya bukasan. Alam niyo po, walang tao na gustong bumagsak ang kanilang buhay pero hindi po nila mapigilan yung bagay na yun. Alam niyo po ba yung mga taong sabihin po natin, yung mga taong kapuspal po ba, mga taong mahihirap po ba, ginusto po nila ang bagay na yun. Hindi nila ginusto yung bagay ng kapatid. But bakit nagkaroon ng ganun pamuhay? Kasi hindi nila mapigilan, hindi nila makontrol yung buhay nila. Wala isa man po sa atin ang may kakayanan para kontrolin ang buhay po natin, kapatid. Kaya nga po pinapahawak natin sa Panginoon. Kaya nga po binibigay natin sa Lord yung buhay po natin. Bakit? Kasi ang Panginoon lang ang may kakayanan na kumontrol at baguhin ang buhay ng isang tao. Ang Lord lang ang may kakayanan para patagumpayin ang isang buhay ng isang tao. Ang Lord lang ang may kakayanan na pagalingin ang isang tao. At wala pong iniisa man sa atin makakagawa ng bagay nyo. Amen. Only God is omnipotent. Only God has the power to change everything. Bakit siya yung manlilikha natin? Amen. Amen. Hindi naman siguro yung katabi mo yung lumikha sa iyo. Talangin mo nga siya kung ba lumikha sa akin. Talong mo na rin nga, kaya mo ba akong payamanin? Diba? Ano tingin nyo? Kaya ba? Huwag mo lang uutangan. Ano? So wala ni isa man sa atin ang may kakayanan para kontrol o baguhin ng buhay na isa. Kahit anong pilit mo, kahit anong pagsisikap mo, kahit anong sabi natin, lakas na ibuhos mo, sipag mo, walang mangyayari doon, kapatid. Bakit? Because we are only human. Amen. Makakaroon po tayo, maghihilang tao, sabihin po natin, walang kakayanan. Kaya nga po tayo tumatawag sa Diyos dahil siya lamang po may kapangyarihan para baguhin at kontrolin ng buhay po natin. Amen. Apart from God, we can do nothing. Apart from Him, wala tayong magagawa. Apart from Him, walang saysay ang buhay natin ito. Kahit anong makamtan mo, kahit anong ma-achieve mo, kahit anong success na gusto mo makuha sa buhay nito, kahit anong achievements na meron ka ngayon, pagdating na ano, wala po yung mga kapatid pagdating sa Panginoon. Amen po. Amen. Kaya nga po sabi po dito, Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Ang Panginoon ang kumikilos at tumatrabaho sa buhay mo para maganap yung kalooban niya sa buhay mo. Siya din yung kumikilos para ma-fulfill yung magandang plano o yung magandang purpose ng Lord sa buhay mo. Kaya nga, di ba, ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah, sabi po ng Panginoon sa Jeremiah, for I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you. Ang Panginoon, hindi nangako na ikahihirap ng buhay po natin. Amen po. Amen. In order to fulfill the good purpose ng ating Diyos, in order to fulfill yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo, kailangan i-allow mo siya kumilos sa buhay mo.
life? Paano magaganap yung plan to prosper you and not to harm you? Amen. Marami sa atin nanalangin, Lord, pagpalain mo ang buhay ko. Lord, palayain mo ako dito sa karamdaman ko. Lord, ang hirap na kalagayan ng estado ng buhay ko. Lord, gusto ko bigyan mo ako ng breakthrough sa bahay na to. Pero hindi magaganap ng kapatid ko, hindi mo iaalaw yung magandang purpose ng Panginoon. Kasi ang Diyos, for it is God who works in you, hindi ikaw, not ourselves. We do not have the capabilities para kontrolin ang buhay natin, para baguhin yung buhay natin. Mahina tayo, kailangan natin ng Panginoon. Kaya ako diba dito, for it is God who works and tumatrabaho po sa atin para maganap yung kalooban ng Panginoon at para masakatuparan yung plano ng Diyos na maganda para po sa buhay po natin. Kasi kung hindi po natin paintunutan ng Panginoon, wala pong mangyayari po sa buhay po natin, kapatid. Sabi dito, allowing God to enter your life is the original design of man. Yan naman po tayo, original design natin, kapatid. God created us to worship Him. Amen. Lahat po tayo dito, sabihin po natin, lahat po tayo dito ay worshiper ng Panginoon. Lahat po tayo dito ay nagpupuri sa Panginoon. Lahat po tayo tagapagpuri ng ating Panginoon. Hindi ako naniniwala na yung isa man dito ay hindi marunong magpuri sa Diyos. Dahil lahat po tayo ay dinesign ng Lord para purihin siya. Amen. Amen. Sino po dito mga worshiper ng Panginoon? Taas po natin ang kamay natin. Hallelujah. Sige po, taas po natin. Taas po natin mga kamay natin. Lahat po tayo yung isa man. Ikaw na nakababa ang kamay, taas mo yan kasi worshiper ka ng Panginoon. Amen. Walang isa man dito na hindi worshiper ng Lord. Kasi nga po kaya ka nandito because that is binabalik ng Lord yung original design niya sa tao. Pilit binabalik ng Lord na kailangan maging worshiper ulit yung anak ko, kailangan ganito ulit yung design niya. Kasi tayo, binabago tayo, sabihin natin, pinakailaman ng demonyo yung design ng buhay natin. Pinakailaman ni Satan yung disenyo ng tao na sana ang papuri ay nasa Diyos. Pero dahil pinalitan ni Satan yung design natin, ginawa lang ni Satan na lahat ang papuri ay sa akin. Pero in reality, hindi naman talaga sa iyo ang papuri pagka yung sarili mo ang pinupuri niya. Ang pinupuri mo ang demonyo. Because that is the attitude of Satan, mga kapatid. Ang ugali ng demonyo, gusto niya siya rin napupuri. Kaya ano sabi ni Satan? Ano sabi ni Lucifer bago kaya sabi na ito sa impyerno? Gusto ko higitan ang kataas-taasan. Gusto kong higitan ang trono ng kataas-taasan, sabi ni Lucifer, kaya siya bumagsak. Dahil gusto niya ang papuri ay nasa kanya. Pero hindi po yun ang original design ng Panginoon sa buhay po natin. Dahil nga po si Lucifer ay worshiper ng Panginoon. Bumagsak po siya dahil gusto niya higitan ng Panginoon. Ang Diyos na ito lumikha ng panibago. Amen. Lumikha siya ng panibagong worshiper. Isa sa atin, lahat po tayo, nilikha po tayo para pumalit kay Lucifer. Hindi para bumagsak ha. Hindi para maging Lucifer din. Pinalitan tayo ng pinalitan ng Diyos si Lucifer na maging tayo para maging worshiper niya po. Kasi nawala na yung worshiper, wala na si Lucifer kasi si Gabriel yung messenger. Si Miguel yung warrior ng ating Panginoong kataas-taasan. At si Lucifer naman po dapat yung worshiper. Kaso, siguro sabi ni Lucifer, bakit si Yahweh na dapat ako din? Kaya siguro dun siya bumagsak. Kaya ngayon ang Lord, ay kulang na isa, wala na akong worshiper. Kaya yung ginawa niya, nilikha niya si Sister Mylene. Ayan, worshiper ko to. Nilikha niya si Sister Janine. Ayan, worshiper ko to. Para pumalit kay Lucifer. para pumalit bilang worshiper. Ayun talaga. Bibiro lamang ako. Masyado po sa kayo seryoso sa gabing ito. Dapat maging masaya lang po tayo. Wala namang po nanaano dito. Hindi ka naman inaaloy. Kasi pakita ng Lord kung ano yung design niya sa buhay po natin. Amen. We are not designed for Satan. We are designed for Jesus. We are not designed for Him. We are designed for Heaven. Kaya nga kasi dito yung temporary mo, kapatid. Hindi ka dito dapat mag-worship. Kaya nga gusto ng Lord na pagdating ng araw ng lupa sa kalangitan na ikaw yung papalit na worshiper niya dun sa langit. Hindi nasasapatan ang Lord sa mga anghel lang. Gusto ng Lord yung may sariling will, yung may sariling kalooban to gratify, to glorify God in His throne. Yeah. At yung po
tayo papasok mga kapatid. It is what it should be as a special creation. Tama, di ba, sa lahat ng creation, tayo lang ginamitan ng Lord ng kanyang kamay para likhain. Lahat ng bagay nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang salita lamang. Pero tayo, hinulma tayo ng Panginoon mismo kanyang banal at nakilang kamay. Hinulma niya ang bawat sabihin natin parte ng katawan natin at kanyang hiningahan para magkaroon ng buhay. Kaya special ka pagdating sa Panginoon. Sabi mo sa katalun, special ka sa Lord. Special ka sa Lord. Ito po yan, lahat po sa atin special pagdating sa Panginoon. Kaya nga po, when we stop pursuing the design of God in our life, we are rejecting our original place. Kaya magtumigil ka when you stop worshiping God, when you stop going into the very near presence of God, tinatanggihan mo rin yung original place mo dun sa kalangitan. When you stop being His worshiper, when you stop giving your life to glorify God, tinatanggihan mo rin yung part mo dun sa trono ng Panginoon, sa tabi ng trono ng Panginoon. Tinatanggihan mo yung place mo dun sa kalangitan na kung saan nagpupuri at nagbibigay parangal sa Panginoon. Kaya nga kung worshiper ka, kaya nga kung likod ka ng Diyos, kaya kung tinawag ka ng Panginoon, huwag mong tatanggihan ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon. Do not reject or do not stop pursuing the design of God in your life. Huwag kang hihinto, kapatid. Huwag kang hihinto sa paglapit sa Panginoon. Sabi mo sa katabi, huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto. Kasi the moment na huminto ka, the moment that you stop, si Satan naman ay tatakbo para lapahin ka, kapatid. Kasi parang leyon na umaatungal si Satan na naghihintay ng kanyang masasakmal. Kaya po, di ba, kailangan supilin natin yung manatungal sa buhay po natin sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pag-worship natin sa ating Panginoon. And God raised us up with Christ, seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. So ito po tayo dapat, ito yung original design, na pagdating ng araw, pagdating ng pagbabalik ng ating Panginoon, He will raise us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, dun sa kalangitan. Yun yung future po natin. Hindi mo lang future para maging magaling na doktor. Hindi mo lang future para magaling na engineer. Hindi mo lang future para maging isang magaling na negosyante. Hindi mo lang future para maging successful. Hindi mo lang future na maging milyonaryo. Ang future mo nandun sa tabi ng Panginoon sa kanyang kalangitan. Nagpupuri at nagbibigay parangal sa ating Diyos. Mga kapatid, that is the original future natin. Yun yung future natin. Wala kang future dito sa mundo. Wala yung future mo sa anumang bagay dito sa mundo. Mas lalong-lalo na wala yung future mo sa Kanya. Amen. Ang future nasa Lord, hindi sa Kanya. Ang future nasa Lord, hindi sa anumang bagay dito sa mundo. Kasi pag tinignan mo lang yung future mo sa Kanya, pagdating ng araw, heaven and earth will pass away, but the only word of God will remain. Amen. Pag yung future mo nasa Kanya lang, hala, masama ka matutunan, masama ka masisira pagdating ng araw. Kasi lahat ng bagay sa mundo masisira. Kayamanan mo yan, pera mo yan. Pagdating na araw, magugulong yan. Mansyon. Pagdating na araw, matutulog yan. Magandang kotse, magharang kotse. Pagdating na araw, kakalawangin yan. Kaya now, if you stick your life on those things, kapatid, dun lang kakalagyan ang future mo. Ang real future ay nandun sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Yan po yung magiging sabihin po. Yan po yung panghawakan po na that our future is in the presence of God. Amen po. Amen. Sabi po dito, allow number two, allow God to work within your mind. Amen. Dahil kung sabihin po natin, i-mind. Nandiyan pa po ba tayo mga kapatid? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, allow God to work within your mind. Allow God to work within your mind. Kahit tulutan mo ang Panginoon na kilusan ang isipan po natin. Kasi alam niyo po ba, ang bawat isa po sa atin, ang bawat tao sa mundong to, mapakristyano o hindi, mga alagad ng Diyos o hindi, may mga bagay na gumugulo sa kanilang isipan. Amen po. Amen. Sino po dito nagsasabi na may gumugulo sa isipan niya? Wala. Hindi mo ba pinaproblema yung pambayad mo ng kuryente? Hindi mo ba pinaproblema yung due date ng utang mo? Hindi mo ba pinoproblema, di ba, sa mga kabataan, hindi mo pinoproblema kung mag-chat-chat pa siya sa'yo? Hindi mo ba pinoproblema na baka hindi ka niya pansinin? Hindi mo pinoproblema baka mamaya hindi ka niya magustuhan? Di ba, ang daming mga bagay na gumugulo sa isip natin. Kaya kung we tend to stop ourselves when we put negativity on the top.
kung dito sa ating ulunan. Pag yung negativity ay hinayaan mo kontrolin ka, kapatid, doon po magkakaroon ng hindrances sa paglapit mo sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, a negative person cannot have a positive life. Tandaan po natin yan. Ang isang negatibong tao ay hindi magkakaroon ng positibong buhay. Kaya nga po, take away all the negativity in your mind. Kasi po, itong isip po natin, kadalasan po pumapasok na isip natin, lagi yung worst case scenario. Amen. Amen. Sino po dito naniniwala na ganun yung tumatakbo sa isip niya? Baka ako ngayon, naku, brother, di ako naniniwala sa sinasabi mo. Baka hindi naman totoo yan. Parang masasabi, baka naman gawa-gawa mo lang yan, baka wala naman talagang ganyan-ganyan, di ba? Yung mga pumapasok sa isip natin, yung negativity. Kaya nga po, we tend to stop ourselves when we become full of ourselves. Kung minsan, yung paniniwala natin sa sarili natin, sa pag-iisip natin, na kaya natin ang lahat ng bagay. Because sometimes, mga kapatid, itong mga bagay na to, ito yung kumukontrol sa atin. Alam niyo po ba, kahit gaano ka kalakas, kahit sabihin natin, ikaw yung pinakamalakas na tao sa mundo, ikaw yung pinakamagandang babae sa mundo, ikaw yung pinakamayaman, pinakasuccessful, pinakasabihin po natin maraming achievement sa mundo. Pag kinontrol na kaaway ang isip mo, wala na magagawa yun. Kaya ba kung paano, di ba po, sinabi ko sa salita ng paano, kung paano yung isang malin na timon ba yung tawag doon? Yung kayang kontrolin yung isang barko, or yung sabihin natin ang maliit na po, kaya sunugin ng malaking kagubatan. Yung mga maliit na bagay na yun, kaya kontrolin po ang buhay po natin. Yun po yung isip po natin. Because our mind is the battlefield. Dito po naglalaban yun. Mag-church ba ako o hindi? Magbibigay ba ako sa church o hindi? Lalapit ba ako sa Panginoon o hindi? Inalagay ko ba yung buhay ko sa Panginoon o hindi? Lagi nandiyan, ibabatid yung katanungan. Mag-church ba ako ngayon? Medyo makulimlim, baka umulan, wala akong dalang payong, wag na lang, next week na lang. Diba nandiyan yung mga bagay na yun? Kasi lahat ng bagay, nagkakaroon tayo ng doubt. Lalapit ba ako sa Panginoon? Siguro okay lang naman. Babawi na lang ako sa susunod. Kahit isang taon na akong hindi pumunta, siguro babawi na lang ako isang taon na lang ulit. May mga ganun tayong kaisipan mga kapatid. Kasi itong isip natin, nandito yung battlefield. Dito tayo kinikilusan ng kaaway. Kaya nga po yung overthinking po, sabihin natin, yan po yung pumapatay po sa, sabihin po sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi di ba nga po sa pagdating sa overthink, kumisang for example na lang, di ba? Kunyari, pag may yung pumasok dito, dahil overthinker ka, atakbo ba ako o hindi? Pag tumakbo ako, baka madapa ako. Pag nadapa ako, baka masugatan ako. Pag nakasugatan ako, baka ma-infection ako. Pag na-infection ako, mamamatay ako. Di ba? Conclusion, patay ka pa rin. Ganun yung problema ng mga overthinkers, yung mga nag-overthink. Kaya nga po, tigilan po natin yung overthinking natin, yung negative overthinking natin. Kasi ang isang Kristiyano ay pinagkalooban na ng peace of mind. Diba? Ano sabi ng Panginoon? And I will give you peace, a peace that surpasses all understanding. A peace na hindi mo makukumpara sa anumang bagay dito sa mundo. Yun yung kapayapaan na bumula sa Panginoon. Kaya nga po, pag yung isip mo, binuno mo ng mga basura, binuno mo ng mga bagay na yun, ng mga doubt, ng mga negative things, ng mga basura, ng mga pag-aalinlangan, ng pag-question mo sa mga bagay na yun, doon nagkakaroon ng harang para hindi makakilos ang Diyos sa isipan mo. Na ikaw mismo, gumagawa ka ng malaking pader ng basura para hindi galawan ng Diyos ang isipan mo. Kaya ako po sabi po dito, ano sabi po dito sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world but be transformed by the renewal of your mind. Pagbabago ng isip that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sabi din po sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Kasi alam ng Diyos, pag yung isip mo ay ginugol mo lang dito sa mundo, 100% magkakaroon ng kagulungan ng isip mo natin. Pag yung isip mo ay nandito lang, for sure, 100% mawawalan ka ng focus pagdating sa Panginoon. Because ang isip natin at ang focus, magkasama po yan. Pag yung isip mo nagulo na ng mga babayarin, pag yung isip mo nagulo na ng mga problema, pag yung isip mo nagulo na ng mga bagay-bagay dito sa mundo, yung focus mo mawawala. At pag nawala yung focus mo sa Panginoon, hindi na heavenly things o hindi na above yung sabihin po natin tumatakbo sa isip natin. Amen. Dito na lang. Kaya nga doon, nakakalimot ang maraming Kristiyano. Pastor, di ko na kaya kasi ang dami ko babayarin. So, kailangan ko asikasuhin to kasi di ko na kaya. Marami na akong kailangan asikasuhin sa buhay ko, di ba? Makakalit tayo ng mga at alam nyo po, it is foolishness. Napakalaking foolishness po yung kapatid. Ako din po, alam niyo po ba, sinampala ko ng conviction ng Lord. Nababahala ka?
Nag-aalala ka sa mga bagay sa buhay mo? Inaalala mo mga babayarin mo? Hindi mo ba ako kilala? Inalay mo yung binigay mo yung buhay mo para sa akin, di ba? Sinurrender mo yung buhay mo sa akin, tinaas mo yung dalawang kamay mo, sabi mo, Lord, sa'yo na yung buhay ko. Pero ano mo yung ginagawa mo? Natatakot ka. Why do you doubt? Why do you overthink? Bakit yung negativity ang hinahaya mong mangulo sa utak mo at hindi yung promise na binigay ko sa'yo? Kapatid, ang mga Kristiyano ay promise thinkers, hindi problem thinkers. Amen. Ang mga anak ng Diyos, hindi mga problema lagi ang nasa isip niya. Dapat alos 99% ng isip natin nasa pangako ng Diyos na katakbo. Amen. There is nothingness, nasa kawalan ka. You know that about sabihin natin na sa kaligitnaan po ng kawalan, ang Diyos magpapakas pasibol na masagana ang pagpapala. That out of nothing, there is abundant blessing. Amen. Pangako ng Diyos po sa atin. Kaya nga po, when we overthink, nahahadlangan po natin ang Diyos kasi ang pagkilos ng Panginoon ay nakabatay sa pananampalataya mo. And when we overthink, yung pananampalataya po natin na napapakilaman ng kaaway na tuturog. Kasi pa nag-overthink ka, naku, paano na to? Naku, siguro hindi mo na ako mag-church kasi kailangan ko sigisuin ito. Hindi ko na si kaso ito, baka mabarangay na ako. Baka di mo yun na si kaso ito, baka wala nang nakakainin namin. Pag hindi ako gumawa ng parang para sa kainanin, baka magutom ako. Pag nagutom ako, magutom din yung mga anak ko. Pag nagutom yun ako, mamamayat siya, magkakasakit siya, baka mamatay siya, wala akong pambayad sa kundin natin, chup-chup. Diba, nakarating ka na agad dun sa climax ng worst case scenario mo? Yun nga po yung pinipigilan ng Panginoon. Because the mind is the battle that we must let God control. Ang Diyos ang dapat kumontrol ng isipan mo, kapatid, hindi ikaw. Amen. Ikaw ang kumontrol ng isip mo. Alam ng Diyos, disaster. There are intrusive thoughts that must be stopped. Ito yung mga intrusive thoughts, yun yung mga pangaras na ginagawa ng kaaway sa'yo. Di ba nga, pag nasa church, gusto mo manampalataya, naniniwala naman ako lahat tayo, gusto natin manampalataya sa salita ng Diyos. Pero meron pa rin mga intrusive thoughts o mga isipan na pilit na pumapasok sa atin. Paano to? Paano yan? Ano gagawin ko? Pag hindi ako kumilos dito, paano na to? Paano na yan? Pag hindi ako gumawa ng paraan, paano na yung buhay ko? Paano na yung pamilya ko? Paano na yung future ko? Those are the intrusive thoughts na nilalagay ng kaaway sa isang kapatid. Kaya nga bilang Kristiyano, hindi tayo nagpapahadlang sa mga ganyang bagay. Amen po ba? Amen. Kasi po itong mga bagay na ito yung nagpa-paralyze ng ating pagkilos, ng ating paglapit sa ating Panginoon. Pinaparalyze din natin yung kilos ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po tinatawag nila itong analysis paralysis. Kasi kung minsan ina-analyze natin, di ba, paano na yung buhay ko, paano na yung kinabukasan, paano na yung masusunod na araw, di ba? Ano ba po, for example na lang po, anong po date ngayon, di ba po? Sabihin po na, talibaw yung date pa lang ngayon, iisipan mo na sa December na. Iisipan mo na sa January na. Siguro iniisip mo na ngayon, hanggang wala akong hanggang sa Pasko. Wala akong pagbabong kang, wala akong mga bagay pang hanggang, di ba? Kung minsan ganun na nangyayari sa isip natin, we are so advanced na kung minsan naiigitan na natin yung plano ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Amen. There are fake realities that limit our purpose. Ito mga fake reality na to, ito yung pumipigil sa'yo para ito yung pumipigil sa'yo at pumipigil sa Panginoon para hindi maganap yung purpose ng Diyos sa buhay mo, yung magandang purpose. Bakit? Kasi itong mga bagay, itong mga fake realities na to, itong mga teledrama sa isipan po natin. Eh yung mga drama sa isip mo na hindi pa naman nangyayari, iniisip mo na. Naku, sakit ng kuko ko. Kaya ngayon, sisearch mo sa Google. Naku, ano ba sabi sa Google? It is a symptom of underlying condition. Hala! It may be cancer. Hala, nakuko! Sumakit ng kuko mo, cancer na. Alam mo, nagka-cancer ako. Paano na yung mga anak ko? Paano na yung pamilya ko? Paano na yung asawa ko? Paano na yung taong pinapakansinan ko? Paano na siya? Diba? Paano na yung harap buhay ko? Paano na yung trabaho ko? Baka hindi na ko na makita yung naa-asenso ako, diba? Yun yung mga umiikot sa isip natin, yung mga teledrama sa isip natin o mga senaryo sa isip natin na hindi mo man nangyayari, pinoproblema mo na. Kapatid, we must set our things above, not the future. Hindi sa mga bagay sinaharap. Yan ang sabi ng salita ng Diyos, sapat na yung isang alalahanin sa isang araw. Amen. Kasi pag lumagpas ka pa sa isang araw, naku po kapatid, mamamatay pa ng palataya mo. Kasi lahat tayo, di ba po, bawat isa po sa atin,
Nakatunaw din parinig natin sa susunod na buwan, sa susunod taon, na kung may pambayad ko sa, yung pambayad ko sa katapusan, paano lang magkatapos sa akin, sa katapusan ko yun. Wala pa, pinoproblema mo na. Kaya nga araw-araw may problema ka. Bakit? Kasi yung araw na ito wala kang problema, ang pinoproblema mo yung susunod na araw. Dapat yung araw na ito, relax ka, kaso yung isip mo advance, yung problema mo rin advance sa'yo. Kaya nga hindi dapat yung pinag-aharin po natin. Brother, ba't parang relate na relate ka? Sabi sa'yo, kapatid, sinampala mo ng conviction ng Panginoon. Kaya po, in times of this chaos, preach to yourself. Sa mga ganyang pagkakataon, huwag mo nang antayin. Huwag mo nang antayin na sabihin natin, dumating pa yung araw ng Linggo. Dapat panghawakan mo na agad yung salita ng Diyos sa buhay mo. Mag-preach ka ng sarili mo, hindi ako pwede. Hindi ito pwede. Hindi ako pwede mabagabag dahil sabi ng Panginoon sa, di ba po, sinabi ng Panginoon Jesus, in times of famine, I will satisfy thee. Kung sa oras ng kahirapan, ako mabibigay ng kasaganahan. Nasabi ng salita ng Panginoon Jesus, I will never leave you nor forsake you. Yung mga pangako ng Diyos, i-preach mo na sa sarili mo pagka ganun na yung senaryo sa buhay mo. Pagka tumatakbo na yung sinihan sa isip mo, nakikita mo na yung sarili mo na wala ka ng makain. Nakikita mo na yung isip mo na wala ka ng pang-Jollibee, wala ka ng pang-McDo, wala ka ng pang-Shopee, Lazada, TikTok store, o kahit ano pa yan. Pakawakan mo na agad yung plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Alam niyo po, ang problem, ang sagot sa problem, ang solution sa problem is yung message po ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Tapos sumunod po dito, sabi po dito, number 3, allow God to work within your heart. Paitulutan mo ang Panginoon na kumilo sa buhay mo. Ano mo ba sunod na gagawin natin once we, sabihin natin, ano ba sunod na kailangan natin gawin once na-encounter natin ang Panginoon? Allow God to work within your heart. Paitulutan mo ang Diyos kumilo sa puso mo. Amen. Hindi ang tao kumikilos dyan sa puso mo. Hindi si crush, hindi si boyfriend, hindi si girlfriend. Hindi kasi umangon mo sa ganyan, hindi kasi diyan ang tawagan namin si Sasha. Walang ganun, di ba? Ang Korea. Boy, Korea. So, di ba, balik mo tayo sa topic. Di ba nga po, alam mo ang Panginoon na kumilos sa puso mo. Hindi mga ibang bagay at hindi tibok ng puso mo. Dahil ang bawat tibok ng puso po natin ay dapat po sa Panginoon. We stop ourselves from loving God when we love the world even more. Tumitigil ka sa pagmamahal sa Panginoon pag minamahal mo ang mundo kaysa sa Diyos. Kasi kung minsan nakala natin, okay lang eh. Lord, hindi naman ko nakakalagutan. Kunti, slight lang naman ito. Lord, kunti lang naman. Lord, painiya, kunin ko lang ito yung konting parte ng puso ko na binigay ko sa'yo, bibigay ko lang sa kanya. Kunti ko lang, kunin ko lang itong konting part ng puso na binigay ko sa'yo, bibigay ko lang sa negosyo ko, sa trabaho ko, sa kahit anong bagay. Ano ba kapatid, pag iniibig mo ang sanlibutan o kinakaibigan mo ang sanlibutan, kinakaaway mo ang Panginoon mong Diyos. Kaya po bilang mga anak ng Diyos, we must not love the world. We must love God even more. Amen po. Kapahalin mo ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Hindi naman mong bagay dito sa mundo. Dahil pag minahal mo yung mga bagay dito sa mundo, pagdating ng araw, pag nabulok yan, mabubulok ka rin. Tingnan mo yung katabi mo, nabubulok ka. Sabi mo sa katabi mo, mahalin mo na ang Diyos. Tigilan mo na ang mundo. O yung totoong kagandahan ay wala dito sa mundo, nandun sa Panginoon. The glorified body, our soul, yun yung higit na tinitignan ng Lord na mas maganda. Kaya kung papapiliin ka sa gabi nito, kapatid, sino gusto mo makakita sa'yo na maganda? Ang Diyos o yung tao pinapormahan mo lang? Ang Diyos! Siyempre ang Lord, di ba? Kaya kapag dalin niyang pinapormahan mo sa langit, baka sa kabaligtaran pa, kaya dalin. Kaya mahalin mo ang Diyos sa buhay, hindi mga anumang bagay dito sa mundo. Because our love is for God. Because He is the only one that sacrifices His life for us. Ngayon, kung naniniwala ka na yung taong yan o yung bagay na yan ay masigit pa dun sa pag-ibig na binigay ng Diyos, if dare mo yung taong mahal mo na magpapako sa krus at inibing at kailangan pagdating ng tatlong araw mabuhay siya. Diba napaka-imposible? Because only God, only Jesus has that real love na may pinakita sa atin. Greater is the love of the person who laid down his life for his friend. Diba po tayo ang tawag sa atin ng Panginoon? Ginawa na tayong kaibigan ng Diyos. Dahil kaibigan tayo ng Diyos, inialay niya yung buhay niya para po sa atin. Yes!
marirealize mo lang sa generation natin, sa panahon po natin ngayon, gaano kasakit sa Panginoon na tinitibok ng puso mo ay kadalasan, hindi sa Diyos. Na mas binibigay mong oras mo, yung puso mo, yung pagmamahal mo sa mga bagay ng mundo. Yes, I am a Christian! Yes, I am attending church! Yes, I am a born again! I believe in God! I pray! I read the Bible! Pero yung puso mo, wala naman sa Kanya. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ang kanilang labi ay pinupuri ako, ngunit ang puso naman nila ay malayo sa akin. Anong pakialam ng Diyos sa mga binibigkas ng labi mo kung yung puso mo ay wala namang lamahan na pag-ibig? Anong kwenta ng mga bagay na papuri na binibigkas ng labi mo kung yung puso mo naman ay tumitibok sa ibang bagay? Anong kwenta ng mga bagay na binibitawan natin sa Diyos kung bawat araw naman natin ang tibok ng puso natin sa ibang bagay? Walang sa isa'y kapatid, kaya nga po alam niyo po, kung buhay pa ang banal na espiritu sa buhay ko, ako pong bigka sa gabing ito. Kasi ako na pong bigka ko ng bigkot, inaaral ko ito. Sabi ko, Lord, tinatawag mo kong lingkod mo, tinatawag mo kong anak mo, tinatawag mo kong anak na pinag-inalayo mo ng buhay mo, pero ano ba sinusukli ko? Minsan, katamaran pa ang pinapakita ko sa iyo. Lord, kung minsan, kabigatan pa ng katawan pinapakita ko sa iyo. Lord, kung minsan in times of trouble, nagda-doubt ako, Panginoon. Kaya mga sana, anong klaseng lingkod ka? Masasabi mo na sa sarili mo, ba't alam niyo po, despite that, hindi ka kinukundin pa rin ng Panginoon eh. Sinasabi kasi yung kailangan mong baguhin, bakit? Kasi alam ng Lord na may pag-asa ka pa. Amen. Alam ng Lord na may pag-asa ka pa magbago. Yung counting oras mo na binibigay mo sa Diyos, alam ng Diyos na kaya pang mabago yan. Amen. Kung every service na tamad na tamad ka, bigat na bigat ka, antok na antok ka, kayang baguhin ng Diyos pa yan. Amen. Naniniwala ang Diyos. Kaya until now, kaya hindi kasi musukuan ng Lord na naniniwala ang Diyos na may pag-asa ka pa. Kaya ang sabi na sinilita po ng ating Panginoon, hindi pa siya bumabalik sapagkat binibigay ng pagkakataon ng bawat mga anak niya ay makapagbago at makapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Amen. And we stop ourselves from loving God when anger becomes the beat of our heart. Pag yung galit ng puso mo ang namamayani sa puso mo, kapatid, yung galit sa puso mo ang namamayani sa puso mo, kapatid, dyan po nawawala yung pakilos ng Diyos sa buhay mo. When you let your anger take control of yourself, pag yung galit mo, yung emosyon mo, ang kumontrol sa puso mo, hindi ka makakilusan ng Panginoon, kapatid. Bakit? Because you reject the correction pag galit ka. You reject the teaching pag galit ka. You reject God pag galit ka. Kaya po mga kapatid, avoid that anger in your heart. Sa oras na ito, I'm preaching to somebody right now. Sa oras na ito, mayroong kinakatagpo ang Panginoon. Kung gano'n mo yung galit sa puso mo. It doesn't matter kung gano'ng kalaki o gano'ng kalit pa yan. Matayin mo na yan, kapatid. Manet pa lang yung galit mo. Tanggalin mo na yan sa puso mo. Because that is not the design of God in your life. Amen. Hindi yan yung design ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. At ayaw ng Lord yung repetitive anger sa puso mo. Yung sasabihin mo na wala ka ng galit, pero eventually, pag nakita mo naman yung tao, yung galit ka na naman, that is not the true freedom na binibigay sa iyo ng Panginoon. God wants you to remove every blemish of anger, every mark of anger sa buhay mo. Lahat ang marka ng galit sa puso mo, tanggalin mo, kapatid. Pag nararamdaman mo, hugutin mo sa puso mo. Huwag mo hayaan na maghari ang galit sa puso mo. Dahil once naghari ang galit sa puso mo, in that point, o sa punto na yon, doon natin pinipigilan yung sarili natin na lumapit sa Panginoon. Kaya po right now, I want you to check the status of your hearts right now. I-check yung puso mo. Meron bang galit yan? Meron bang sama ng loob yan? Kahit gano'ng kagaling mong itabo yan, kapatid, sa harapan ng Panginoon, nakikita niya. Kaya kung umiti sa maraming tao, pero pagdating sa tao mong kinakaayaw, mong nakakangiti ka pa rin, pero pag nakatalino na, kinatalayan mo, nagagalit ka na. Ang gano'n yan. Because that is not how God called us. Sabi ng Panginoon, makikilala ka tayo, mga alagad ka tayo, kung tayo ay nagmamahalan. Because God called us to love. Amen. Amen. Lahat ng salita ng kinasintanan,
bagay dito sa salita ng Diyos ay pupunto sa isang bagay. Love. The two greatest commandment, love. Love God above all and love your neighbor as you love yourselves, kapatid. Yung greatest commandment sa atin ng Panginoon, to love one another. Kaya kung mga kapatid, kung hahayaan mo yung galit sa puso mo, kung hahayaan mo magpabalik-balik yung galit sa puso mo, kapatid, hindi mo ma-achieve yung totoong kalayaan na nagpupuna sa ating Panginoon. Amen. Kung hahayaan mo na i-bring down ka ng mga tao na sabihin natin na kinakasaran mo, hindi ka magkakaroon ng kalayaan. Do not put yourself on that level, mga kapatid. Because tinawag tayo ng Panginoon to be patient, to be humble, to be good, to be gentle. Binigay sa atin yung fruit of the Holy Spirit para patayin yung mga bagay na kumukontra sa mga bagay na yun. Yung galit mo, yung inggit mo, yung pag-aasar mo. O sabihin natin o mga bagay pang masama pagdating sa buhay mo. Yung fruit of the Holy Spirit na kumukontra sa mga bagay na yun. Kaya nga po bilang Kristiyano, we must know how to counter those things. May galit ka, dapat alam mo kung paano i-counter yan. May galit ka, alam mo dapat kung paano pawiin yan. Brother, paano kung pawiin yung kailangan ko makita ko na mapahamak yung taong yun, hindi kapatid. The greatest counter na mabibigay mo sa bagay na yun is to remember how Jesus act. Kung anong kilos na ginawa ni Jesus, ganino ba? Sa iyo. Amen. Because before you met God, ayaw mo naman talaga siya. Before you met God, tinatanggihan mo siya. Before you met God, hindi ka naniniwala sa Kanya. Before you met God, hindi pa ganun yung pag-iibig mo sa Kanya. Pero kung sinabi ng Diyos, sinabi ba ng Panginoon sa atin, hindi kung ayaw mo, diwag. Hindi sinabi ng Lord yun. Kinulit ka niya, hindi ka pinakitaan sa mga ng Panginoon, kundi pinakita niya sa yung pag-ibig niya, kapatid. Yes. And once we realize that, doon natin matatanggol yung galit sa puso po natin. Then ang Lord, ang pinagbangga niya sa galit is his love, hindi galit. Pag ang galit, binangga mo rin ng galit, hindi matatapos yan. Amen. Pag yung pag-aasar, binangga mo rin ng pag-aasar, hindi matatapos yan. Huwag mong sabayan yung mga bagay na yung kapatid. Ano sinabi nga po sa salita ng Diyos? Sabi nga po sa kawigaan, ako nga doon sa makumang may kapwa mangmang. Kaya nga po kung ikaw naniniwala ka that you are called to be a liberator, you are called to love. Kapagharin mo yun sa buhay mo, hindi yung galit. And right now, I know that I'm preaching to somebody. Alam ko na isang tao dito, may ibang tao, maraming tao dito. Amin, ganun. Di ko man bangkitin ang pangalan mo, di ko man alam kung sino, but I know that God is preaching to somebody right now. At ang naniniwala ko, palalayain niya ng Diyos once we accept those things in our heart. Sabi dito, we stop ourselves from loving God when we disobey. Amen. Magkadating sa disobedience, Diyan po nawawala yung pag-ibig po natin sa Panginoon. Kasi ano po sabi ng salita ng Diyos? Ano po sabi po ng Biblia? Sabi po sa aking Panginoon, babasahin po natin sa John chapter 14 verse 21. Sabi po dito, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Magpapakita ang Diyos sa iyo. Maparamdam ng Diyos sa iyong presensya niya. Kaya nga po, sino daw po yung mga tao niyan? Whoever has my commandments and obeys them. Tingnan din po natin, kapatid, hindi po dito nagtatapos yun. Hindi lang sinabi ng Diyos na whoever has my commandments. Sabi dito, whoever has my commandments and obeys them. Hindi sapat na alam mo lang yung Hindi sapat na alam mo lang ang salita ng Diyos. Hindi sapat na alam mo lang yung pinag-uutos sa inyo ng Diyos. Hindi sapat na alam mo lang yung mga bagay na yun. Dapat magkaroon po tayo ng obedience pagdating po sa paglapit sa Panginoon. Amen. Kasi sabi ng Panginoon sa atin, if you love me, you will obey my commandments. Anak, kung mahal mo talaga ako, susundin mo yung mga pinag-uutos ko. Anak, kung talaga tinitipo ako ng puso mo, susundin mo ang bawat pinag-uutos sa inyo ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na maglaan ka ng oras sa Kanya, maglalaan ka ng oras para sa Kanya. Pag sinabi ng Diyos na i-prioritize mo siya, ipa-prioritize mo siya. Pag sinabi ng Diyos na manatili ka sa presensya niya, mananatili ka, kapatid. Amen. Pag sinabi ng Diyos na talikuran mo yung bagay na yan, na nagpapabigat o naghihinder na paglapit mo sa amin, bitawan mo yan. Na naniniwala ko, bawat isa po sa atin, may isang bagay o ilan mang bagay yan ang pumipigil sa atin para mabigay natin yung best natin para sa Panginoon. Naniniwala po ba tayo, kapatid?
Amen. Hindi ko man alam kung yung mga bagay kasi lahat tayo may iba't ibang klase ng mga bagay. May iba't ibang klase hindrances na meron sa buhay po natin. Naniniwala ko, alam mo yun. Naniniwala ko, bawat isang kusin, alam natin yun kung ano yung bagay na yun. Yung pumipigil sa atin para hindi natin mabigay yung best natin sa Panginoon. Alam natin yung bagay na yun, itong bagay na ito, ang dahilan kung bakit hindi ako makamagbigay ng buong oras ko sa Diyos. Ito yung bagay na yun kung bakit hindi ako makamaglaan ng puso ko sa Panginoon. Ito yung bagay na yun para hindi ko mabigay yung buong best at sacrifice ko pagdating sa Panginoon dahil itong bagay na to. At itong bagay na to, maraming pangalan to. Pwede ito yung pangalan to sa akin, ganito, sa inyo, ganito, ganyan. Alam mo na yung kapatid, and right now, I ask the Holy Spirit to convict each of us. Na makonvict yung puso natin sa mga bagay nang sa gayon, magkaroon tayo ng kalayaan. Kasi nga po, di ba, kumisan po, dahil po tayo puro plano lamang po sa pagdating sa Panginoon. I plan this, I plan that, plano ko to, plano ko yan, plano ko gamit to, plano ko yan. Pero hindi nagkakaroon ng action. Di ba nagkakaroon po tayo ng gano'n mga kapatid? Na parang puro sabihin po natin, puro plano lang po tayo pero walang action. Kaya gusto ng Panginoon dito, we must act. Obey, obey, obey. Sabi mo sa tabi mo, we must obey. We must obey. Sundin mo kung anong pinag-uutos sa inyo ng Diyos. Bawat isang po sa atin may pinag-uutos ang Panginoon na kailangan natin gawin. Because alam niyo po ba mga kapatid? Love produces obedience and a driven will to glorify God. Kung talagang mahal mo ang Diyos, alam niyo po sa totoo lang po, real talk lang po, kung mahal mo ang Diyos, hindi na kailangan sabihin sa iyo kapatid na sundin mo siya. Kung mahal mo ang Diyos, hindi na kailangan sabihin sa iyo kapatid na magbigay ka ng oras sa Kanya. Kung mahal mo ang Diyos, hindi na kailangan sabihin sa iyo na kapatid, kailangan mo gawin to, kailangan mo magbigay ng ganyan. Hindi na kapatid. Kasi kung talagang mahal mo ang Diyos, ikaw mismo, makakagawa ka ng paraan para magbigay ng paraan sa Kanya. Amen. Amen. Kung niligawan mo po, sabihin natin, nandiyan ba yung taong minamahal mo? May nagsabi ba sa'yo? May nagturo ba sa'yo kung paano maligaw? Di ba kung minsan ikaw mismo nagpapansin ka? Ikaw mismo nagpaganda ka? Wala naman sabi sa'yo magpaganda ka? Ikaw mismo nag-isip ka ng paraan para mapansin ka niya. Wala naman nagsabi sa'yo na magpapansin ka, di ba? Kung saan naisip yun. Kasi bakit? Gusto mo mapansin ka dahil mahal mo. Di ba nga po, for example nga po sa mga, hindi na naman siyang kalalakihan dito. Di ba nga po sa mga kalalakihan, sa mga naniligaw sa kanila, mga asawa nila, may nagsabi ba sa inyo na sabi natin na maglabas ng pera para sa mahal nyo? Di ba wala? Kusa. Di ba nung simula nga, walang limit-limit, di buong wallet mo, ibubuhos mo para doon sa nililigawan mo. Di ka tulad ngayon, tinakago mo na. Saan tayo pagkatuhan? Hindi ako yun ah, nasa preaching lang yun. Napakinggan ko lang yung joke na yun, hindi ako yun. Di ba ako, ano mo ba pinapakita ko? Alam mo,